Mabubusog ang mga Pinoy volleyball fans ngayong 2023 dahil nagsama-sama ang malalaking international tournaments na sasalihan ng Pilipinas ngayong taon. Alamin kung ano-ano ito. Philippine Volleyball Teams busy sa 5 big international leagues ngayong taon. Pilipinas makakasali na rin sa VNL 2024. Alamin kung paano. Pero bagay mga ka-V-heads, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Exciting para sa Pinoy volleyball fans ang paparating na 5 international stage na sasalihan ng ating mga Pinoy volleyball teams ngayong taon. Ang hindi exciting ay tila uhaw pa rin sa preparasyon ang ating mga pambansang koponan, kaya hindi na bago kung itong 5 torneo na ito ay tila masasayang na naman kung hindi makakapag-perform na maayos ang ating mga koponan. Anyway, alam nga nating pinakaunang papalo ngayong Mayo ang inaabangang 2023 SEA Games. So far, magulo pa nga rin ang ating lineup dahil bukod sa mga locals na inimbita at nagkumpirma sa imbitasyon ng PNBF noong Enero, ay may ginanap pa rin palang PhilAm selection sa Amerika. Kaya abangan pa rin natin ang final lineup na ilalabas ng PNBF. Sisipa ang SEA Games ngayong May 5 to 17 sa Phnom Penh, Cambodia. Sa huling SEA Games, nagtapos bilang 4th place ang ating women's team at 5th place naman ang ating men's team. Samantalang naibalita na rin natin noon na muling lalahok ang ating koponan sa Nooy ASEAN Grand Prix na ngayon ay tinatawag ng Southeast Asian V-League. Mauuna nga ang ating men's team sa Indonesia mula July 21 to 23 para sa first leg at lilipad pabalik ng Pilipinas sa July 28 to 30 para naman sa second leg. Sunod naman ay ang women's edition sa August 4 to 6 sa Vietnam para sa first leg at second leg naman sa Thailand from August 11 to 13. Noong 2022 ASEAN Grand Prix ay nagtapos bilang pang-apat ang Pilipinas. Magaganap naman muli ang Asian Senior Volleyball Championship na gaganapin sana sa Pilipinas noong 2021 edition pero nakansela nga ito dulot ng COVID-19. Sa kasamaang palad ngayong 2023 edition ay women's team nga lang natin ang maglalaro ngayong taon mula September 3 hanggang 10 sa Nakhon Ratchasima, Thailand. Noong 2019 ay hindi sumali ang Pilipinas para umano hindi ma-scout para sa 2019 SEA Games. Huling placement pa ng Pilipinas na ay noong 2017 bilang 8th placer. Huling torneo naman ngayong taon ay ang pinakabigating torneo na nagaganap lang every 4 years. Ito nga ay yung 19th Asian Games na magaganap sa Hangzhou, China mula September 23 hanggang October 8. Matatandaan na historic ito para sa Philippine Volleyball Team matapos magbalik noong 2018 edition at tumapos bilang 8th pwesto. Ito rin yung pinadalhan noon ng Pilipinas ng best lineup in recent memory, kaya sana ay maulit ngayong taon. Pero, speaking of bigating torneo, ay sasalihan na rin for the first time ng Pilipinas ang 2023 AVC Challenge Cup. Parehong men's at women's team nga ang ipapadala ng ating bansa. Hindi nga kasali ang Asian top teams dito, tulad ng China, Japan, Thailand at Korea na lahat ay kasali na sa VNL Women's, habang wala naman ang China at Japan sa men's edition. Big deal ito para sa ating bansa dahil ang magkakampyon sa men's at women's edition ay magka-qualify sa FIVB Volleyball Challenger Cup kung saan kukunin ang champion team bilang bagong koponan sa 2024 VNL. Ang bagong team na ito ay papalit sa magiging last placer ng VNL ngayong 2023. Kahit nga napakanipis ng chance natin na magawa yan, ay sana ay paghandaan pa rin ng maigi dahil malaking bagay na na makaapak man lang sa FIVB Challenger Cup. May chance rin kasi na magkampiyon ang Pilipinas sa AVC Challenge Cup ngayong taon dahil ang makakalaban lang na top teams ay Indonesia, Chinese Taipei, Vietnam at Kazakhstan. Walang imposible kung magkakaroon tayo ng mahabang preparasyon at matinding lineup na binubuo ng veterans at young stars. Magaganap ang AVC Women's Challenge Cup sa Indonesia mula July 18 to 25 kasama ng Pilipinas sa Pool A ang Macau at Indonesia. Habang sa July 8 to 15 naman ang magiging men's edition na gaganapin sa Chinese Taipei.
kabilang ang Pilipinas sa Pool D kasama ang Mongolia at Macau. So there you have it mga Kaviheads, thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on my upcoming videos.